Tiniyak ni Department of Health o DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Berhere sa publiko na ginagamit sa transparent manner ang pondo ng kagawaran para sa cancer. Ito'y kasunod ng inihaing reklamo ni Dr. Clarito Cairo Jr. sa kanya at sa anim pang opisyal ng DOH na grave misconduct paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Malversation of Public Funds. Ayon kay Cairo, mula sa 786 million pesos na pondo sa ilalim ng Cancer and Supportive Palliative Medicines Access Program o CSP MAP noong 2022 ay gumawa ng sub-allotment ang mga inire-reklamong opisyal at ibinaba sa 781 million pesos na lamang. At sa halip na 31 na access sites o hospital na may pondo para sa cancer patients ay naging 20 na lamang. Kaya marami anya ang mga pasyente na napilitang itigil ang kanilang pagpapagamot. Ang ipinagtataka pa rito, siya anya ang eksperto pagdating sa cancer medicines pero inalis siya sa pangangasiwa para sa pagbili ng gamot. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Dr. Clarito Cairo Jr. at DOHOIC Undersecretary Maria Rosario Berhere. Hindi na nila ako pinapasama sa technical working group na involved sa procurement na ginagawa ko naman since 2017. So nagtataka ako, but all of a sudden, iba na ang charge. And nag-memo ko na dapat isama ako kasi ako lang naman ang nag-iisang program manager sa cancer. So anong training nila? Iba-ibang training nila. Gusto ko lang po bigyan ng assurance sa ating mga kababayan, lahat po ang ginagawa natin ng proseso para po sa ating mga programa, specific dito sa inaakusa na cancer funds, ay above board. Everything was done in a transparent manner. Hindi lamang po ang kagawaran ng kalusugan ang nagbigay ng direksyon at desisyon dito.